Sabi ko, Mateo 6:31 to 34. Ngayon, may isi-share lang din ako dito na mga point of view ng mga character na ginamit ko dito sa ano na to, sa verse na ito, na may nakita akong kakaiba pagdating sa kanilang mga pagkakilala sa Diyos at pagkakilala nila sa sarili. Ayan, basahin po natin sa Mateo 31 hanggang 34 po ito. Mateo 6:31 to 34 po. Sabi dito, "Therefore, do not worry," sabi, "saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for heavenly Father," sabi dito sa 32, "for after all these things the Gentiles seek," na parang ito yung Gentiles, sinasabi ito yung mga unbeliever, ito yung kanilang mga kinahuhumalingan. No, yung mga bagay nito na gustong-gusto nilang makamit, no, maraming bagay, no, hindi lamang ito sinasabi lang yung sa pananamit o ano, basta yung mga pangmaterial na bagay dito sa lupa na yun ang nilo-look for ng mga unbeliever. Sabi nga dito, "For your heavenly Father knows that you need all these things." Kailangan mo to. Alam ng Panginoon na kailangan mo yung bagay na yan o yung mga pangangailangan natin. Kaya huwag tayong mag-alala. Sabi nga, "But seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sabi nga, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. So patient for the day is its own trouble." Sabi nga, ito nakita ko dito kasi may isa sa ano, sa ibang translation, "But seek first the kingdom of God." No, sa mayroon nitong sa Tagalog, "Higit sa lahat, pagsumikapan ninyong pagharian kayo ng Diyos." Sabing ganon. Itong sinasabi dito, nasabi ko, oo nga, no, kailangan talaga unahin lang natin ang Panginoon, yung pagharian tayo ng ating Panginoon. No, kasi minsan kapag tayo lang nagko-control talaga ng buhay natin, o yung hindi tayo pinaghaharian ng Diyos, mabilis tayong mag-worry sa mga bagay-bagay. Ako rin mismo nangyayari sa akin yan. At may nakita ko ditong mga character sa Biblia about dito sa merong silang tamang pagtingin sa Diyos at tamang pagtingin sa kanilang sarili. No, sabi dito, sabi ko nga dito, "Do not worries about everything." Kagaya ng, ayan na nga, ng mga kinahuhumalingan ng mga unbelievers, no? Sabi dito, higit sa lahat, unahin natin ang ating Panginoon. Ayan, sabi ko dito, minsan kasi talaga para sa future ng pamilya ko, minsan talaga ganyan ang mga tao eh. Tayo minsan, di ba? Pero kapag mayroong talagang tamang pagtingin sa Diyos, hindi mo naiisipin yung mga bagay na yan. Sabi nga ni Pastora noon, "Ako hindi ko alam kung paano ko pagtatapusin dati," di ba, si Pastora Iris sa kanyang nursing. Pero yun nga eh, biglang maraming nagpo-provide o maraming ginagamit ang Lord para ma-provide ang lahat ng pangangailangan o sa school. Now, minsan ganun eh, minsan kailangan ko sa pamilya ko ganito. Pero pag inuna talaga natin ng Diyos, hindi na natin iisipin yan. Mga worries, ito yung mga nakita ko dito. Pag-aaral ng anak, future ng pamilya, minsan nga yung insurance, eh, kailangan natin magkaroon ng insurance, no? Lalo na pag marami tayong friend na nag-aano sa insurance, di ba? Shout out sa inyo, di ba? Para bang kailangan mo ng insurance, no? Kailangan ka pa kukuha? Mga ganun-ganun eh, di ba? Parang sabi ko, health card lang ang meron ako, wala pa akong insurance. Pero yung sinasabi nga naman ng Panginoon, pag nasa Lord ka, may assurance ka naman sa Lord, di ba? Parang ganun. Yun yung mga ano ko, minsan, "Lord, wala pa akong ano, house and lot." Yung mga tipong ganun, wala pa akong bahay. Di ba? Parang isa sa mga minsan mag-worries ka sa mga bagay na yon. Salamat na lang din sa mga may bahay na, no, hindi na nila bino-worries yon. Ang inaano na lang nila, paano sila magbabayad ng amilyar? Yan ay ang worries nila, di ba? Iba-iba ng estado ng buhay, iba-ibang stage ng ating pinoproblema. Ayun, pero meron po akong i-share sa inyo na napakagandang character sa Biblia kung paano yung pagtingin niya sa Diyos, no, about dito sa mga problema. Meron ako i-share, no, parang medyo ano lang dito, ang inuna niya lang ang Diyos. Alam niyo po ba na si Haring David, no, ikukuwento ko sa inyo. Si Haring David po kasi nangyari na nung nagkaroon siya ng kasalanan,
nagkaroon siya ng tawag nito yung nagkasala siya kay Bathsheba. Bathsheba, di ba? Nangyari sa kanya na tawag nito parang tinanggal ng Panginoon yung kanyang kaharian. Ano na siya noon eh? King na siya noon, hari na siya noong mga panahon na yon. Pero tinanggal ng Panginoon. Sabi kay Propeta Nathan, pumunta ka kay David, parang ganito. Sabihin mo na mawawala ang kanyang kaharian, parang ganon. Tatanggalin lahat ng kaya, lahat ng parang nakakamtan niya ngayon, mawawala. Alam niyo po ba, isa lang ang prayer ni David. Ang prayer ni David, sabi sa Psalm 51 verse 11, sabi to, cast me not away from the presence and take not thy Holy Spirit. No, ito yung kagaya ng senior nga ni Tita Arlene. Ayan, nakinig ako kay Tita Arlene, hindi lang ata ako nag-comment kagahapon, kahapon na tanghali. No, sabi niya doon, yung talaga napakahalaga ng presensya ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ko nga, mawala na pala yung lahat. Sabi ni Haring David kasi dito, sige, tanggalin mo na lahat ng mayroon ako. Mawala na sa akin. Huwag lang ang presensya ng Panginoon. Huwag lang ang Holy Spirit mawala sa akin. Kasi alam ni David kung paano mangyayari sa kanya kapag nawala sa kanya yung presensya ng Diyos. Kasi nakita niya ito kay Haring Saul. Nung si Haring Saul ay tinanggalan na ng kapangyarihan ng Panginoon na maging hari, tinanggal na yung anointing ni Saul, nung pagkaka-anoint ni God kay Saul. Nung tinanggal na ito ni God, nangyari kay Saul na baliw siya, di ba? Nawala na siya sa presensya ng Panginoon. Kaya napakahalaga talaga itong sinasabi nga dito na seeking first the kingdom of God in His righteousness and all these things shall be added unto you. Napakaganda, no? Lahat ng bagay na ito ay idaragdag na lamang para sa atin. Kaya huwag tayong mag-worries about sa mga bagay, lalo na dito sa lupa, panandalian lang yan, no? Nagkakasala tayo, may repentance, pero hindi lamang basta repentance, mayroon tayong Lord, yung banal mong espiritu, wag mawala. Yun yung ano, wag mawala sa akin. 'Di ba? Wag mawala sa atin. 'Di ba? Yun yung isa sa mga dapat nating ipanalangin. Napakaganda ng point of view kasi ng ano na to. Nakita ko dito kay Haring David. Meron siya. Alam nyo, isa din na nakita ko pa dito na may tamang pagtingin sa sarili at pagtingin sa Diyos. Yung hindi ko kasi masyadong ma-elaborate kung anong tawag nito. Pero para sa akin, yung meron kang pagkakilala talaga sa Panginoon na ang Diyos ay Diyos talaga siya. Hindi mo siya pwedeng baliin or pilitin ng gusto mo na itama mo yung mga mali mong ginawa. Diba? O kahit tama ka sa paningin mo, mas tama pa rin ang Diyos. Amen. Hindi mo pwedeng, Lord, mabuti naman ako, mabait naman ako. Bakit nangyari sa akin to? Hindi ganun eh. Kundi kung mayroon ka talagang tamang pagtingin talaga sa Panginoon, makikilala mo ang Panginoon, makikilala mo siya, mauunawaan mo siya. Kaya sabi ko nga, napakahalaga na ang presensya ng Panginoon ay suma sa atin. Kasi kung wala ang presensya ng Panginoon, mahirap. No, napakahirap. No, sabi ko nga, kaya ako, dalangin ko talaga, sabi ko nga, hindi mo man ako, Lord, pagyamanin ng mayamang mayaman, di ba? Parang ganun. Basta, Lord, wag lang ako mawala din sa presensya mo. Wag ako mawala sa, tawag nito, sa control mo. Kasi, napakahirap eh. Ako, sabi ko nga, tempered ako, temper, ano ba yun? Yung temper ko, talagang mabilis mag-init din ang ulo ko. Kung gaano ko kahinahon, sabi ko, kung gaano ko kahinahon, pero kapag mayroon lang na ano sa akin, para bang buma 100% na bumabago yung ugali ko. Kaya sabi ko, Lord, kung maari lang, huwag akong mawala sa presensya mo. Huwag mawala sa tawag nito. Huwag akong mawala talaga sa iyo. Ayan. Yun yung inihiling ko. Mayroon pa akong ipapakita sa inyo. Maging minsan iniisip nyo lang, baka sa kayamanan lang natin, di ba? Mayroon din, maging sa sakit at karamdaman, no? May dapat makita rin natin ito. Kung mayroon tayong nararamdaman, no? Mayroon tayong sakit, tingnan natin yung buhay ni Job. No? Si Job sa 121 saying, sabi dito,
saying, naked I came from my mother's womb, and naked I will return. No, sabi dito, the Lord gave me, and the Lord has taken away. Blessed by the name of the Lord. No, ito rin yung tamang perspective talaga na mayroon dapat tayo. Kagaya rin ni Job, no, sabi niya, ubad akong lumabas sa sinakupunan ng aking ina. Sabi dito, hubad din akong babalik sa Panginoon. Ang Panginoon din ang nagbibigay at ang Panginoon din ang babawi, sabi niya. Blessed by the name of the Lord. No, pinagpala niya pa si Lord. Lord, pagpalain ka sapagkat karapat dapat na kung ano man nangyayari sa akin, alam kong karapat dapat to para sa akin sapagkat ikaw ay matuwid na Diyos. Di ba? No, sabi ko napaka itong mga ano na to, yung mga character nito sa Biblia, kapag ihimay-himayin mo, uunawain mo, no, makikilala mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay nila. No, kahit dumadaan sila dun sa pinaka lowest moment ng buhay nila, hindi nila minak ang Diyos, hindi nila sinisi ang Diyos, no, hindi nila minura ang Diyos, di ba? Sabi ko, napakabuti ng mga lingkod ng Panginoon na to, di ba? Sabi ko, napakabuti, no? Sabi ko, kung magkaroon lang tayo, ako, ng character na katulad nito, sabi ko, wow, di ba? Sana, na no, talagang, isa sa mga pinapanalangin natin yan, na magkaroon tayo ng kagaya niya, na kahit nandun na nga, nagkakasala. At isa pa, ito, si Elijah, hindi ko pala nasulat. Si Elijah, the first king, di ba? Ito, isa ikukwento ko na lang po sa inyo. No, si Elijah, no, sa famine, ito naman yung time of famine, no? Ito lang yung tatlong character lang ito ni David, no? Ito kasi parang ipapakita ko lang sa inyo na yung kahalagahan ng kingdom ng Panginoon o yung kahalagahan ng presensya ng Panginoon, kahalagahan na unahin natin ang Panginoon sa buhay natin, na kahit nasaan tayo, ano man yung sitwasyon ng buhay natin, hindi pwedeng mawala o maniglek natin ang Panginoon, no? Si Elijah, no, dumating yung tagutom. 'Di ba mayroong nakalimutan ko na yung, pero na pwede niyo pong basahin ito sa 1 Kings 17:4-6. No, nandoon na si Elijah, dumating yung sinabi ng Lord. Sige. Ito 'yung ano, 'di ba? Parang ang tao kasi may alam naman. Alam naman ang tao minsan, 'di ba? Si Baal, 'di ba, na ano rin to ni Tita Tina Labay niya. No, si Baal, naghandog sila ng Diyos, di ba? Naghandog sila ng hain para sa Diyos. Ngayon, si Elijah, tinubigan niya pa yung palibot, di ba? Pero si Baal wala. Sige, tawagin mo ang Diyos mo, baka natutulog pa. Di ba? Mga ganon-ganon. Pero hindi man lang bumagsak yung apoy. Kasi hindi nga talaga totoong Diyos. Di ba? Marami pa rin. Nakita na ng tao yon, pero sumunod ba sila? Lumipat ba sila ng pananampalataya? Sumunod ba sila kay Elijah? Hindi pa rin. Diba? Kahit milagro pa ang ipakita sa mga tao, hindi talaga, kung hindi sila susunod sa Diyos, hindi talaga sila susunod sa Diyos. Pero ito ang nakita ko sa buhay ni Elijah, na dumating din siya sa pinaka-lowest point ng buhay niya. No, na sabi niya, hanggat hindi mo, sabi ng Diyos sa kanya, hanggat hindi mo dinideklara na magkakaroon ng ulan, walang ulan na magaganap. Kahit hamog, walang hamog, sabing ganon. Pero sabi, alam mo, ito yung nakita ko na parang sa kapanahunan natin ngayon, sino ba dito, nung dumating ang pandemic, naghirap siya? No, wala, sa anak ng Diyos, walang naghirap, no? Walang naghirap sa panahon ng pandemic. Kami nga, sabi ko, kung kailan nung pandemic, may mga nabili yung asawa ko para sa akin, sa amin, di ba? Parang ganon. Sabi ko, pandemic pa yun, ha? Di ba? Yung mga ganon. May mga material lang na bagay. Pero sabi ko nga, pandemic yun, eh. Pero yun nga, even less pa rin tayo ng Lord. Yun ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Kagaya sa pinangako niya kay Elijah. No, si Elijah, alam niyo po ba kung anong pinangyari kay Elijah? Si Elijah, di ba, sinuplayan siya. Sabi, pumunta ka. Ito yung pagiging obedience din, makikita dito. Sabi ni God, pumunta ka sa Keret, di ba? Doon sa may ilog, di ba? Parang ganun yung kwento.
Ikinuwento ko na lang po, no? Nandoon siya kasi hindi mauubusan yung balon na yun ng tubig hanggat talagang hindi pa umaayos yung panahon. Magsusuplay ang Panginoon. At maging ang Raven Restaurant, no? Nagpapadala sa kanya. No? Alam niyo po ba yun, yung Raven is, ano ba yun? Uwak. Yung uwak, no? Nagsusuplay sa kanya ng pagkain, di ba? Ang Diyos, napakabuti kung titingnan mo itong mga kwento ng buhay ng mga karakter sa Biblia. Ang Diyos ginamit yung uwak para lang pakainin si Elijah. Di ba? Kaya bakit ka pa mag-worry? Kung karamdaman, sabi ko nga, kung kahirapan, no, sabi ko sa sarili ko, bakit ako mag-worry? Di ba? May Diyos akong pinananampalatayanan. No, yun lang, meron ka lang tamang perspective sa Diyos at tamang pagtingin mo rin sa sarili mo kung ano ka sa Diyos. No, ano yung katayuan mo sa Panginoon. Amen. No, naunawaan niyo po ba ako? Sana nagkakaunawaan po tayo dito. Huwag tayong mag-worries about sa mga bagay-bagay sa sanlibutan ito. No, higit pag sumakita natin, higit sa lahat ang unahin natin ang kaharian ng Panginoon. No, kaya kaya pala ito yung sinasabi, walang naglilingkod na naghihirap, sabi nga ng mga pastor natin. Walang no, gumagawa sa Panginoon ang pinagkukulang niya. Amen, no. Kaya yan, salamat sa inyo, no. Huwag tayong papipigil anuman yung karamdaman, hindi tayo hindi tayo malilimitahan, mababoundary, o tawag nito boundary, hindi lamang tayo dun sa boundary, no, kundi beyond dun sa mga bagay na yon. Amen. Naka-boundary na ako, pwede na. Hindi, no, lampasan natin yung mga bagay na yan. No, sabi nga, go out to your comfort zone. No, meron kang karamdaman, ipagkatiwala mo, yung buhay mo na to, hiram mo lang sa Panginoon. Diba? Meron akong nararamdaman ngayon, hindi ako pwede. Hindi pwede, gumawa ka pa rin sa Panginoon. Kasi sa Kanya yan lahat. Sa Kanya babalik ang lahat ng bagay na yan. Amen. Wala ka ngayon, ang Diyos ang magsusupply. Amen. Ako, hindi ko tinuturo yung prosperity na magkaroon tayo ng sagasagana. Kasi ako rin, wala pa naman din ako. Pero alam ko ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi tayo pagkukulangin. Amen. Please pray complete healing kay from stroke at magnormal ang BP ni Ernesto. Ayan, sige po. Noted po yan. Complete healing from stroke, normal BP. Ayun, ngayon pa lamang po, panampalatayanan na natin yung mga bagay na yan, no? Alam nyo po, makita nyo kahit dili-dili, bulay-bulayin natin, dili-diliin natin ang salita ng Panginoon, yung buhay ni Job, no? Makita natin, no? Alam naman natin, nagkaroon siya, lahat ng kayamanan, siya yung pinakamayaman, no, sa sinasabi sa Biblia nung kapanahunan niya. Siya yung pinakamayaman, pero tinanggal ito ng Panginoon. Siya din yung may asawa, anak, iniwan siya. Pero hindi niya talaga isinumpa ang Diyos, bagkus nagpasalamat siya sa Diyos. Kasi sabi nga niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik, di ba, sa Panginoon. No? Ganun dapat, may tiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, no? God is good, no? Sana yung nararamdaman ng puso ko ngayon, yung galak, no? Sana nararamdaman nyo rin, no? Na wag na tayong mag-worry sa mga bagay na yan. Oo, sasabihin nyo, oo. Hindi nyo kasi nadadanasan yung nadadanasan namin ngayon. May nakaranas na ba ng hirap na kagaya kay Job? No, si Job yung inaano ko dito, no. Yung healing, no, ng kagalingan. Nagtiwala siya sa Panginoon, 'di ba? O mayroon ka mang kasalanan kagaya ni David, no. Okay lang mawala na yung bagay na 'yon. Huwag lang ang presensya ng Panginoon at ang banal na espiritu sa buhay natin. Amen. Sana nagkakaunawaan tayo, no. Ganun yung mga perspective, dapat mayroon tayong tamang pananaw doon sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Diba? Napakaganda, ng karakter sa Biblia. No, kagaya ni Elijah, kagaya nga ng sinishare ko sa inyo. Si Elijah, dumating yung
di ba, kahirapan dun sa lugar nila. Pero sinabi, nasa control ni Elijah pa yun eh. Kasi kung hindi niya papapatakin ng ulan, wala talagang ulan. Kahit hamog, wala. Pero sabi ng sabi ni Elijah, hindi manggagaling diyan yung aking ano, yung kahirapan na nararanasan ng mundo. Sabi ni Elijah, hindi ko mararanasan 'yan. Hindi ako diyan bumabase, hindi diyan manggagaling yung kakainin ko, 'di ba? Nanggagaling sa Diyos, no? Nawalan ka ng trabaho, hindi manggagaling lang sa trabaho yung kakainin mo. Minsan ganun tayo eh, baka mawalan ako ng trabaho, yung mga ganun, no? Hindi manggagaling lang sa trabaho yung kakainin mo, manggagaling sa Panginoong Diyos. Kagaya ni Elijah, 'di ba? Hamburger, no? Kasi ano eh, meat and burger, ay ano, meat and bread yung pinapadala ng raven sa kanya, ng uwak, 'di ba? Ganun, pagpalain tayo ng Panginoon, hindi lamang sa mga bagay na akala mo, sa trabaho manggagaling yung bagay na inaasam-asam mo. Hindi eh, sa Diyos manggagaling. No, dapat ganun tayo magtiwala sa Panginoon. Amen, hallelujah. Yun lamang po, sana mabulay-bulay niyo po yung mga verse na yan. Ibibigay ko po sa inyo yung verse, ayan, sa David, yung panalangin ni David. No, David, sa ano po yan? Sa Psalm 51 verse 11 at Job 121, tapos 1 Kings 17:4-6. No, yan po. Yan lang po sa tanghaling ito. Kung kayo po ay may mga panalangin pa, no, ang nakikita ko pa lang yung Ernesto, no, normal BP at saka complete healing from stroke. Ayon, hallelujah. Na meron pa po ba? Meron pa po ba kayong mga ipapanalangin? Ayon, ako rin, kaya itong mga nararamdaman ko talaga to ngayon. Yan tatlong bagay na yan, yung sakit, hindi naman masyadong may sakit, may nararamdaman akong sakit, back pain. At meron din akong, sabi ko nga, nagkaroon din ako ng kasalanan na hindi ko na siguro i-share dito online, no? Pero ni-repent ko na sa Lord. Hindi naman siya masyadong malalim, no? Mababaw lang eh, parang uminit lang yung ulo ko. Pero dapat na hindi na eh, sabi ko, dapat hindi na eh. Pero yun nga eh, parang na-lose control ako. Hindi naman ako nakapagsalita, wala akong sinabi, pero parang nakasakit ako. Yeah, parang ganun ang nangyari sa akin. Kaya ayun, lahat ng yan napagdaanan ko, yung mga isinishare ko sa inyo. Yan, mga worries natin, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Yan, pasama po, Pastor Brother Richie Labayne, na maging handa ang kalooban niya sa oras na dumating ang operation niya. At pangunahan mo ng mga doktor. Yes, hallelujah. Gumaling sa katarata ni, sino to, Bin? Mama Yoli. Ayun. Yan, hallelujah. Sige po, panalangin po natin. Ayan. Dakilang Ama, muli po kami nagpapasalamat sa iyong salita, Panginoon Lord God, na maging kalakasan namin ito, Panginoon Lord God, hindi upang i-justify namin kung kami man ay nagkakasala, Panginoon Lord God, ma-justify yung aming mga sarili, Panginoon Lord God. But Lord, alam namin, Panginoon, na kami ay forgiven na, Panginoon Lord God. At Lord, alam namin, Panginoon, sa mga sa krus ng Kalbaryo, Panginoon Lord God, ay kami, Panginoon, ay tinubos mo na, Panginoon, nung ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, maging sa kagalingan, Panginoon, na Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, ay pinanampalatayanan namin, Panginoon, Lord God, na yung mga kagalingan nito, Panginoon, Lord God. Balutan mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Lord, mula sa aming ulo hanggang talampakan, Panginoon, Lord God. Sampu ng aming pamilya, mga mahal sa buhay, Panginoon, Lord God, na walang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ang makakapanumbalik sa kanila, Panginoon, Lord God, sa amin, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, patuloy namin, Panginoon, Lord, sinusuot yung mga baluti, Panginoon, Lord God,
Haleluya, mula sa aming ulo, yung helmet of salvation, sa aming dibdib, yung breastplate of righteousness, Lord, and sa aming bewang, Panginoon, yung belt of truth, the susuk, the gospel of peace, Panginoon, Lord God, maging sa aming kaliwang braso, Panginoon, yung shield of faith, Panginoon, at ang tabak, Panginoon, Lord God, sa aming kanan, Panginoon, Lord God. Na Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God, Lord, patuloy namin itinataas si Brother Ernesto, Panginoon, Lord God, na magkaroon po siya ng complete healing, Panginoon, Lord, na magkaroon ng yung ng lakas, Panginoon, Lord God, muli ang kanyang mga katawan, Panginoon, Lord, yung mga organs niya, Panginoon, Lord God, mga maging, Panginoon, yung mga muscle niya, Panginoon, ay magkaroon pa rin ng lakas, Panginoon, Lord God. Maka-recover po siya, Panginoon, Lord God, from stroke, Panginoon, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, na muli ang kanyang dugo, Panginoon, ay maging normal, Panginoon, Lord God. Lahat ng kanyang BP, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord, na kami pinanampalataya na namin ang mga bagay na ito, Panginoon, Lord God. Sapagkat walang imposible po sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, sabi mo, Panginoon, Lord God, na panampalatayanan lamang namin, Panginoon, ang mga bagay na ito, Panginoon, Lord God. At ito'y magkakaroon, Panginoon, Lord God, ng kasalutan, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. At si Brother Richie din, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, Lord God, Richie Labayne, Panginoon. Lord, ihanda mo ang kanyang puso, Panginoon, Lord God, ang kanyang isipan, Panginoon. Lord, kung ito man, Panginoon, ay matutuloy na maoperahan siya, Panginoon, Lord God. Lord, ihanda mo ang kanyang sarili, Panginoon, Lord God. Bigyan mo siya ng sapat na kalakasan, Panginoon, na malampasan niya ang mga bagay na ito, Panginoon, Lord God. Maging financial, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw rin po ang siyang magbibigay sa kanya, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pusong handa, Panginoon, Lord God, kay Brother Richie, Panginoon. Maging ang kanyang pamilya, Panginoon, Lord God. Lord, hallelujah. I pray, Panginoon, Lord God, na patuloy na sila, Panginoon, ay magkaisa, Panginoon, Lord God. At patuloy, Panginoon, na pagkasunduan nila ang mga bagay-bagay, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa buhay ni Brother Richie, Panginoon, labay ni Lord God. Salamat at patuloy, Panginoon, na magkaroon po siya ng kagalingan, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, maging, Panginoon, kay Tita Yoli, Panginoon, Lord God, Laksamana, Panginoon, Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord God, na mawala na po, gumaling po ang kanyang katarata, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, na nawa, Panginoon, ang kanyang mata, Panginoon, Lord God, sapagkat sabi mo, Panginoon, ito ang pinaka magandang bigay mo, Panginoon, Lord God, sa parte ng aming katawan, sapagkat ito ang nakakita, Panginoon, ng kagandahan, Panginoon, Lord God. Ito, Panginoon, Lord, ang nag-appreciate, Panginoon, ng maganda at hindi maganda, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin na maging maayos, Panginoon, gumaling po sa katarata, Panginoon, Lord God, si Tita Yoli, Panginoon, Lord God, Laksamana. Salamat po, Lord God, hallelujah. Lord, sa tanghaling ito, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, binabalik namin ang lahat ng papuri, Panginoon, at pasasalamat, Panginoon, Lord God. At Lord, maraming salamat, Lord, sa tanghaling ito muli. Pagpalain mo po ang Metro Manila South Region, Panginoon, Lord God, sa lahat ng gawain, Panginoon, Lord God. Mapa-online man, Panginoon, Lord God, at mapa-onsite, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa tanghaling ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maging po, Panginoon, Lord God, yung gawain mamaya ng mga kabataan din, Panginoon, sa tenement. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, Lord God, na sa may phase 1 cover court, Panginoon, Lord God, dalangin namin, Panginoon, na madami, Panginoon, Lord God, ang a-attend, dadalo, Panginoon, Lord God, sa gawain na yung Panginoon. Care group, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. God bless po at magandang tanghali po sa inyo. Happy lunch. Bye.